What's up mga ka-jokes? Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa ating tambayan kung saan kami ay nag-upload ng aming mga video, no mga ka-jokes. At syempre, nakita niyo yung orange na yan. Sikat na naman yan. yung orange na sakyan na yan mga ka-jokes, sikat yan. Yung may-ari niyan, hinahanap ko talaga kasi yung sidekick niyan, si Ongbak, no? Dahil nga yung, si yung sidekick na yan, na may nang sidekick ng may-ari ng sakyan na yan. Ayan, idol ko yan, yung may-ari ng sakyan na yan eh. Si Idol Prastar, kilala niyo yun, di ba? Yung kanyang sidekick ay si Ongbak ay merong nagpadala ng 1,000, no? Ayan po ay galing sa USA, no? Kay ma'am, tawagin na lang natin siyang, si pangalan niya ay si Imbi. Ayaw magpabanggit na kanyang pangalan, kaya Imbi na lang, tawagin natin siyang Imbi. No, ma'am Imbi, ito na po ma'am ang 1,000 na gusto niyo ipabigay kay Ongbak, yung sidekick ni Idol Prastar. Ito po ma'am, 1,000. At siyempre, nandito na si Ongbak. Yo! Ongbak, meron nagpadala sa iyo na si Ma'am Imbi na 1,000. So ito, 1,000 ibibigay ko na sa iyo. Yo no, tambakin at tanggapin mo nang maluwag 'yan. At maraming maraming salamat po Ma'am Imbi. USA po. Tama, Imbi ng USA. Pinaabot po sa akin na 1,000 po. Sana po pagpalain ka pa rin po ng Panginoon. Alright, Ma'am MB. That's Mr. Ongbak. No, at maraming salamat din po sa iyo, Ma'am MB, dahil nga po ay binigyan niyo po ng pagkakataon ang mga tao dito sa Burias Island na magkakaroon sila ng kahit panandalian lamang pero malaking tulong na po sa kanila yan, Ma'am, na magkaroon sila ng 1,000. At siyempre, mamaya naman, Ma'am, ay yung sinabi mo pang 2K para ka Karutman ay pupuntahan na natin si Karutman doon ngayon. Kung iwan ko lang kung nandoon si Karutman ngayon, no? Nakita niyo ba doon? Ha? Wala pa. So maggabi pala ako dito ngayon. Wala pa si Karutman, siguro baka bukas na lang siguro yun. Kung wala pa kasi kailangan ko nang i-upload tong video na to para kay para meron tayong ano. So bukas sadyain na lang natin, no, si Karutman. So mga ka-jokes at Ma'am Imbi, naibigay na po natin, mission accomplished po tayo ngayon kaya Ongbak. Ngayon ko lang nakita to kasi dahil medyo paganong-ganong kami. Nagkasali siya kami palate. Ayan na siyempre palaging kasama yan ni ating idol na Idol Prastar. Si Ongbak na yan. At siyempre ang ating Idol Prastar ay talaga napaka-busy yan. Maraming inaasikaso yan. Lalong-lalo na doon sa mga batang maghuling. At siyempre sa mga kababayan din natin dito sa Burias Island. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ma'am Imbi, bye-bye! Sa lahat po ng tumutulong dito sa ano, maraming salamat po. Marami po kayong natulungan dito sa ano ninyo. Maraming salamat po. What's up yung mga ka-jokes? Tayo po ay nandito pa rin sa Makahoy ano at kanina mga ka-jokes. Mission accomplished na po tayo ano at nabigyan na po natin ng ilaw ang tahanan ni Nanay Rufina, no? At ang nag-install ng solar panel doon kay Nanay Rufina ay yung kanyang apo, no? Talagang napakabait naman yung kanyang apo na nagvoluntary na ano na siya ang magkabit sa ilaw ni Nanay Rufina. At ang pangalan ng anak ni Nanay Rufina ay si Jonathan, mga ka-jokes. At itong si Jonathan, napakabait na itong si Jonathan, mga ka-jokes, dahil nga tumutulong siya sa kanyang lula dyan at pinupuntahan niya, dinadalaw niya yung kanyang lula. At tinanong ko siya, mga ka-jokes, ay meron naman daw siyang trabaho. Kaso lang lockdown sa Manila, napauwi siya dito noon at hindi pa makabalik doon sa ano at medyo mahigpit, no? At siya po ngayon mga ka-jokes ay nangupahan dito sa lugar niya, sa lugar na ito sa Makahoy. Mga ka-jokes, yung kanilang lugar dito, lugar ni Nanay Rufina at saka yung kanyang apo ay ito po yan mga ka-jokes. O maganda dito mga ka-jokes, no? Maganda ang lugar nila. Yan po ang lugar nila. Yan.
So mga kajok, si Jonathan po ay nangupahan lang. Meron siyang tatlong anak na at meron din po siyang asawa ngayon na kapapanganak lang mga kajok. So na naawa ako mga kajok dahil kapapanganak lang at si Jonathan ay walang trabaho, no, kung saan-saan si Jonathan na maghanap, no, para lang meron silang pangkabuhayan, ano, sa pang-araw-araw, no. So puntahan natin mga kajoks at interview natin ng bagya si Jonathan na apo ni Nanay Rufina. Let's go. So ganito lang pala mga kajoks, ano, ang pag lagay ng pagkabit sa solar panel, no, ng wire. At meron tayong controller, ha, controller para, kasi inisip ko kasi si Nanay, may edad na si Nanay, baka makalimutan ni Nanay na bunutin, eh hindi makontrol yung pag-charge, no? Oh. Hindi makontrol yung pag-charge, eh mas maganda yung meron ng ganyan para sureball na kahit hindi na patay-patay ni Nanay ang ating connection, wala nang problema na yun, no? Ayan po mga kajok, kasalukuyan pong ikinabit na ni Kuya Jonathan yung wire, no, doon sa ating pinaka-panel, no, solar panel. Kasi kaya ito dyan? Parang malaki. Ito sa balay. Ah, na, mayroon kang gamay. O, sige. Mayo, mayo. So, mga kajoks, no, nandito po tayo sa bahay ni, ano, ni Jonathan. At si Jonathan ay 35 years old. No? At siya po yung apo ni Nanay Rufina. No? At napag-alaman natin na si Jonathan ay walang trabaho na sa ngayon dahil nga pandemic. At galing siyang Manila, meron siyang trabaho doon at yun nga, hindi na siya nakabalik doon sa, ano, sa Manila. So ngayon, ang ginagawa na lang na panghanapuhan ni Jonathan dito is yung pagluluto ng kasaba. Kung may order, ayun, magkakapera sila, pero pag wala, naghahanap siya ng kanyang mapag-extrahan kung saan mang construction supply construction na sites na pwede siyang magtrabaho, no. Jonathan, ano ang iyo pang ginagawang alternatibo sa iyong buhay ngayon na habang wala ka pang trabaho sa Manila? Pa extra-extra lang kung mayroong mag-extra na trabaho. Hmm. Wala, di wala, maghanap talaga ng ano, diskarte para magka doon ng pira. Okay, pambili bigas. So, si Jonathan po mga kajoks ay 35 years old, ano? At ang kanyang anak ay tatlo. Pang-tatlo ang bagong silang. Bagong silang, no? Bagong panganak yung asawa mo. So, kumusta naman ang buhay ng mayroong anak na bagong silang? Okay lang ba? Nahirapan ka ba ngayon sa sitwasyon ngayon? No? Mayroon kang ginagatas? Ha? Medyo nahirapan din. Nahiram lang kami ng pambayad sa hospital para makalabas. Ah, ganun. Saan siya? Saan sa hospital dito sa ano? Sa Claveria? Diyan sa Berting. Ah, sa Berting? So, yung asawa mo, no, bagong panganak? Oh, asa na si Mrs.? Mrs., pwede bang ano dito, Mrs.? Ayan. Si Mrs. Ayan po si Mrs. Oy, magandang hapon Mrs. Magandang hapon. Ayan po si Mrs. Ayan po mga kajoks, no, si Mrs. ay bagong panganak lang po. Dandahan lang, dandahan lang, ha. Para hindi tayo mabinat.
No, siya po, ito pong si Kuya Jonathan ay siya po yung apo ni Nanay Rufina. Yan po si Nanay Rufina, mga ka-jokes. Ay napakasipag ni Nanay Rufina. Hindi mapakali talaga sa bahay yan. Ay talagang naghahanap ng diskarte yan, si Nanay Rufina. No, so mga ka-jokes, ito po ang dalawang mag-asawa na talaga namang ito si ate, bagong panganak, at si kuya, pangatlo niyang anak. Medyo nahirapan siya ngayon sa buhay niya dahil nga ay bihira lang ang mag-order ng magkasaba, no? Bihira lang talaga. Bihira lang. So, sa ngayon, wala ka talagang ano, kung saan-saan ka mapupunta. Lalo na ngayon, tag-ulan, mahirap magharap ng trabaho, no? Magharap ng trabaho. Meron pa ba tayong makain dyan? Meron pa naman, no? Meron pa naman. Meron pa naman. At meron pa namang laman tong kanilang bigasan, mga ka-jokes. Kalahati daw to, sabi ni Kuya Jonathan. Pwede ba natin matingnan yan? Tingnan natin, no? Tingnan natin itong bigasan. Ay, meron pa, may kalahati pa. So, ayos, ayos, may kalahati pa. Medyo matagal-tagal pa yan, no? At ikaw, ate, ilang ano pangalan mo, ate? Yora de. Yora? Yora de. Ay, tapos ilang taong ka na? 32. 32? So, bata pa si kuya, 35, ikaw 32. Pangatlong anak mo na yan, ano? Hindi ka nahirapan? Nahirapan po. Nahirapan ka sa pagpanganak? So, ano? Ano yung bata? Babae, lalaki? Babae. Babae? So, masaya pala. Ay, puro babae. Si babae ito, yung panganay babae din, no? Oh, masaya. Oh, masaya. Ako, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng babae. Kaso lang, isa lang tong anak ko. Nalaki. Walay lain na ginay. Manghita lang taglain ng panganay siguro ni nanay, no? sige lang. So, ngayon, ito mga ka-joke, si Jonathan ay talaga namang kanina tinulungan ako ni Jonathan. Kaya gusto ko sana ngayon, mga ka-joke, na tulungan ko rin siya, mga ka-joke, na isang napakabuting ama, napakabuting tao, no, na talaga namang nag-approach sa akin kanina na para lang tulungan ako na ikabit yung solar ni Nanay Rufina. So, ito po yung kanyang asawa, no, at kakapanganak lang. Gusto ko na kahit papano, sa panahon na ito ngayon, medyo taghirap talaga, walang trabaho, at medyo pandemic pa. At gusto ko na maging bilang ako sa buhay ninyo na ngayon ay maging maluwag, no, at mahirap isipin na ang panahon na ito ay wala tayong pera at lalong-lalo na may anak tayong tatlo, no? So, Jonathan, kung merong bigyan kita ng pagkakataon na manawagan or makiusap sa ating mga kababayan na nakakaangat sa buhay, ano ang gusto mong hilingin? Sana kung mayroong ano lang sana, mayroong tutulong sa amin kahit sa ano lang, mga bagay na pang sa ano, sa magagawa kami ng bahay. Oo, kasi yung bahay mo dati na ano, bagyo, no? Na ano ng tisoy, nasira. Mabagyo yung tisoy, nasira. So, hindi mo na talaga nagawa yun? Hindi, kasi hindi na pinagalaw sa amin yan. Ah, hindi na pinagalaw? Oo, kasi nga ay kung magpagawa kayo na ganyan lang din na hindi simentado or hindi maganda yung pagkagawa, wala rin, no? Wala rin. Wala rin. Oo. At, so, ang problema mo ngayon is bahay, no? Bahay. Bahay talaga, no? Na magkaroon kayo ng bahay, no? Ikaw naman, Mrs., ano naman ang gusto mong hilingin? Kung bigyan ka ng pagkakataon para makausap ang ating mga kababayan na nakakaangat sa buhay. Ganun din po. Bahay lang din po. Bahay lang din. Gusto, mula nung tisoy, nasira yan. Nasira talaga, no? Apo. Gusto mo talaga na magkaroon ng bahay? Apo. No, may sarili po kami. May sarili. So, halimbawa, kung merong merong budget para dyan sa bahay na yan, Kuya Jonathan, ma-willing ka ba na gagawa sa iyong magiging bahay? Oo. Ako marunong ako magtrabaho ng bahay. Marunong ka? Sarili lang, wala na akong ano. Kahit pa unti-unti, no? Unti-unti lang. Para makatipid tayo, kahit na ako siguro ang alalay mo, no? Okay siguro yun, no? No, ako ang alalay. Kung taga-abot ng martilyo, okay naman siguro yun. itong sa atin ay ano lang, patawa lang. No? Kung huwag natin seryosohin ang buhay, pagka kahit may problema tayo, itawa lang natin.
At siyempre, una talaga doon ay huwag nating tigilan na kausapin ng ating Panginoon, no? Tawag lang tayo parati sa lahat ng problema na meron tayo, ikausapin lang natin ng Panginoon, no? So, gusto ko sana, dahil nga nakitaan ko ng kabaitan si Jonathan, dahil nga kanina pumunta siya doon, at ano, magbigay sana ako sa inyo ng ano, ng ito, may pera pa ba kaya ako dito? Tingnan ko kung may pera pa ako dito. Ah, ito. So, Jonathan, magbibigay ako ng pera sa iyo. At kay ate ko na lang ibigay. Ang payag ka ba nun? Sintro kasi asawa ito eh. Ikaw babae kasi. So, dapat ibigay natin sa iyo yung ano. Kayo na lang mag-usap, no? So, gusto ko kasi maging bahagi ako ng buhay ninyo. Na kahit paano yung naghihirap sa pag-iisip ngayon. Kung na-stress, no? Mabawasan mo lang yung stress na nararamdaman nyo ngayon, lalo na bago ka pang panganak, no? At ito, 1,000 para sa'yo. Yan, makaka mo yan. So, yan dahil sa kabaitan ni, ano, ni Jonathan na nakitaan ko kanina. At hiling ko lang na huwag tayong manawa at tumigil sa pakipag-usap sa Panginoon, no? Yan lang ang ating tanging pwedeng mapuntahan sa pang-araw-araw. At sana yung kung ano man yung problema niyo ngayon meron ay makakatulong yang 1,000 na yan para sa ano. So ang nag-sponsor niyan ay mga kababayan natin, no? Marami sila. Yung ilan ay ayaw magpabanggit ng kanilang pangalan, at siyempre yung mga gusto magpabanggit ay banggitin na rin po natin. Sila Ma'am Iba of Hawaii, no? At si Ma'am Pink Rosani, sila Ma'am Little Mami, Sitang Vlog, sila po yung ano, Jojo Official, no? Yung pera po na yan ay pinag-iipon-ipon ko para kung sakasakaling meron tayong dapat na pagbigyan ay hinahati-hati ko para ma-share din natin sa iba yung blessings, no? At ayun, so ang mangyari ngayon ay hindi na ako magtatagal dahil nga paano na paggabi na, at baka madilim na yung daanan, medyo malayo pa yon, no? So magpapaalam na ako, at magpapasalamat tayo sa mga viewers natin sa lahat po ng tumutulong dito sa ano. Maraming salamat po, marami po kayong natulungan dito sa ano ninyo. Maraming salamat po. At ikaw naman, Kuya Jonathan. Salamat din sa ano, mga tumutulong sa taga dito sa amin. Nakarating din sa amin, mati sa amin, sa akin. Sa lahat ng mga nag-ano, at sa nag-vlogger, sa'yo sir, salamat din. Yun lang po. So, So, ngayon mga kajoks, ano, ako po ay magpapaalam na kay Kuya Jonathan at kay Ate, ano pangalam ate? Yora po. Ate Yora. So, mga kajoks, nabigyan na po natin sila ng 1,000. Sana po ay suportahan po natin si Kuya Jonathan ngayon dahil nga si ate ay bagong panganak lang. At sana mabigyan natin ng kaginhawaan ang sa ngayon ang sitwasyon nilang dalawa. No, tatlo po yung kanilang anak. At tulungan po natin, at napakabait ni Kuya at saka ni Ate. So hanggang dito na lang siguro mga kajoks, ano? Mga kajoks, ano, ako po ay magpapaalam na. Baka kanina umulan na, nagbabadya na umulan, akala ko tuloy-tuloy. Pero ngayon tumila na yung ulan, at ako ay sigurado na to, alis na ako. Magpapaalam na ako sa inyo mga kajoks, at nabigyan na natin sila ng karagdagan na pera, cash para sa kanila, ano? At sana po tulungan natin bagong panganak si Ate. At kaya na po ang bahala sa kanila. At hanggang dito na lang. This is Chok Same TV nagsasabing, mahal ko kayo and God bless us all. Bye-bye! Ayan, bye-bye.